Good morning mga kapuso! Ako po si Glenda Garcia. Alam nyo, magmula nang makasurvive ako sa sakit kong breast cancer, syempre kailangan mamimili na ako ng mga pagkain ko. Syempre kailangan healthy living na ako. At ngayon, nandito ako sa Kamuning Market at tuturuan ko kayo ng mga tips sa pamimili ng mga fresh at masustansyang pagkain. Halina kayo, samahan nyo ako. Unang tip po sa pagpunta sa palengke, kailangan maaga tayo. Kasi madaling araw pa lang po, pinabagsak na yung mga isda, gulay, prutas, mga hipon. Ayan po, nakikita nyo yan. Kaya mas importante na mauna na tayo. Sa pamamalengke, unahing bilhin ang mga prutas at gulay kaysa sa karne o isda. Mas hindi kasi kailangang ilagay sa ref agad ang fruits at veggies. Pag bumibili ako ng prutas, gusto ko yung citrus kasi mayaman to sa vitamin C. Tulad ng suha, orange, calamansi, lemon, dalandan. Nakatutulong ang vitamin C para lumakas ang ating immune system. Maganda rin ito para mapalusog ang ating puso. Kuya, magkano isang kilo ng suha? 180 po isang kilo. Sige. Wala na bang tawad? Dapat na po. Sige, kahit 170 na lang. 170? O, sige nga. Pili mo ako, kuya, din ha. Tulungan mo ako. Bigyan ko kayo ng tip ha. Pag nabili tayo ng prutas, kailangan amuy-amuyin natin. Kasi pag hindi na maganda yung amoy, naku, baka sira na to. At isa pa, medyo pisil-pisilin natin ng konti. Kasi kung medyo may malambot na parte, baka bulok na to. Ang sarap, matamis. Ate, ano, kumusta? Okay lang po. Pambili ako ng gulay. Ayan, syempre kailangan marunong tayong pumili ng gulay. Ano po, kailangan tignan muna natin sa kulay. At syempre, kailangan din po natin na hawakan. Pising-pisingin ng konti lang, ha? Huwag naman masyado. Para kung syempre pag medyo may lambot na siya, baka sira na yon. Pagdating sa gulay, nangunguna sa pinakamasustansya ang dark green leafy vegetables tulad ng petchay, kangkong at talbos ng kamote. Mataas ito sa fiber, potassium at calcium. Nakatutulong ang mga yan sa pagpapababa ng cholesterol level sa katawan. Para naman makaiwas sa cancer, nariyan ang repolyo, bawang at kamatis. May mga katangian ng mga ito na mabisang anti-cancer agent. Sa lahat ng produkto sa palengke, pinakamabilis malaman kung ito ba ay sariwa o hindi, gulay. Kasi sa kulay pa lang, malalaman mo na kung sariwa siya. At syempre, kapag ito ay nagpunit-punit na yung kanyang mga dahon at iba na talaga ang kulay, ibig sabihin, hindi na siya maganda. Lanta na siya. Huwag na natin pong bilhin. Bili na po kayo dyan. Anong paborito niyong bilhing isda sa palengke? Ako, bangus. Abot kaya ang presyo at masustansya ang bangus. Mataas ito sa protina na nakapagpapababa ng tsansa ng pagkakaroon ng stroke, heart disease at cancer. Ang tip ko sa pagpili ng isda, it's all in the eyes. Ito, kailangan titignan niyo po yung mata ng isda. Kailangan klaro siya. Pag klaro siya, ibig sabihin, sariwa siya. At saka syempre, titignan niyo yung hasang niya kung pulang-pula talaga. Ayan, pulang-pula o. Oh. Ibig sabihin talaga, fresh yung isda. Kasi pag medyo mapula na yung kanyang mata, ibig sabihin, bilasa na yon. Prutas, check. Gulay, check. At ang masustansyang isda, check.